mong boss! May tuturo ba sa katawan? Wala dito. Wala ako pala eh. Oh my God, Papi! Pang-apat na to, Papi! Papi, pang-apat! Oh, ikaw pa eh. Ano? Oh, ba't ka umiiyak? Kasi hindi niya daw po kasi alam eh, kung sino po eh. Anong sino? Naalala niyo po nung birthday ko. Umalis siya. Sorry, Tay. Kailangan ko sabihin kasi naawa ko sa mga pamangkin ko. Oh my God. Malapit nang dumating yung araw ng birthday ng ka-exclusive ko. At dahil dyan, naghanda ako ng surprise gift sa kanya. Special siya sa akin eh, kaya syempre nag-practice talaga ako. Galing! May tatanong ako sa'yo. Biglang ninakit eh. Anong nakakatawang bagay kay Erwin na pwede mong i-share? Makakalimutin kasi yun eh. Ah, makakalimutin siya. Namamakyo ng customer yun. Ayun. Namamakyo ng customer. Tawa ng tawa sa stage. O may tatanong tayo kay Kuya. Kuya ng bababae ba si Erwin? Wala akong alam. Babaero. Hindi naman. Nag-entertain lang ng mga customer. Nag-entertain ng mga customer. Ito muna. Dito nagsisinungaling eh. Tingin ko hindi. At safe. Ay, ikaw naman. May nakita ka ng ano, nilandi ni Erwin na iba. Ah, wala. Bago pa ako dumating. Wala. Wala talaga pa. Si Erwin, hindi talaga eh. Ito, mamaya, hindi ka usap. Mabait yan si Erwin. Mabait ha? Ate, ano? Babaero? Hindi. Mabait. Safe na safe. Grabe. Yeah. Thank you so much. Kaya mabait na mabait si boss. Sa briefing to eh. Sa briefing. Me and mommy can go to this Orbitz Mike's dental clinic for our mother checkup because we don't want to be bad good. Like mommy like happy. It's the grossest thing. Thank you, Dr. RP. Sabi ni mommy, nako, bubuksan ko na yung mga parcel ko habang wala pa si daddy. Baka magalit siya kasi ang dami na naman. Dito ako nagtataka kasi hindi naman nagagalit si daddy pag sobrang dami ni mommy parcel. Tapos, nililihim niya pa rin. Sobrang cute na po talaga ni Bebang. Dumalaw po kasi siya kay Mami Oni. Pa 3 months pa lang pero nakikipag-usap na po. Oh, gusto mo magsawaan kita. Gusto mo magsawaan sa'yo si Mami Odi, ha? Anong gusto mo? Magti-3 months ka na, ilang araw na lang. Ang bilis ng pangyayari. Gusto mo magsawaan kita? Gusto mo magsawaan kita? Anong gusto mo? Niyaya ko sila manood ng movie na sikat sa Netflix. Ang How to Make Millions Before Grandma Dies. Nung una pa nga ang inisip ko, how the lola die? Ayun, pe. Ganun naman tayo si lola. Sa pinakasyaw ka lola. Grabe po yung iyak namin. Sobrang ganda po pero sobrang sakit po talaga sa puso. Si Tyronia, grabe yung iyak. Dinaig pa yung bida. Sa bagay, parehas kasi kaming lola's girl. Bigla po talaga akong magulgol kasi naaalala ko si Lola. Yung sa story nun, parang may Lola-Lola po siya, diba? Parang nakarelate ako na binabanding ko si Lola kasi may sakit siya dati, ganun. Basta sobrang umiyak talaga ako kasi naawa ako na nakarelate na nagagalit, ganun. Sobrang lungkot po namin. Alam mo kanong umiyak tayo, Lola? Ay, nako. Anong baka akin eh. Anak, bakla ka sa pagkita. Anak, gusto na parang... Ang tayo, nauna ako pang umiyak sa Lola eh.
Kinabukasan, may pasok po kami ng maaga. Sa sobrang iyak ko po sa movie, parang nakagat na ng ipis yung mata ko. Magamaga naman yung mga mata niyo pagising, anak. Ala, ano nangyari? Bakit labad ka nga dito patingin? Bakit naging ganyan? Ba't para ka nagkaroon ng... Naging kiratsawa? Labad ka pa patingin? Baso may kulite. Buwan, tiga mo, tiga mo. Sobra. Iyak sa ni. How to die before the million go away. Di ko ba ako napapanood? Promise guys, sobrang ganda kasi talaga. Panoorin niyo po. Anak, nakita mo sarili mo? Binibidyo kita. Wow! Tsaka maganda pa, babi, tiga mo. Ang ganda niya, mami. Oh my God, ang galing. Para ka naka-DJ okay siya ka. Pang vlog, di ba? Yeah, para ka naka-DJ ka. Tapos, yes. Diba? Nag-iya si mami na mag-Starbucks kami sa Tagaytay kasama ang buong Tora family. Yummy. Yummy. I woke up feeling on top of the world. Hi, exclusive. Paya. Ang tera. Paya. Bitawan mo muna yung cellphone mo. Yung bag mo, lagay mo muna doon. Huwag kang uminom, ha? Huwag kang uminom. Ang masura mo, ang dahil mo. Yung jacket mo, lagay mo muna doon. Napayan ka ba? Ano, bakit? Ayun. Pingi ako. Aduloy mo, aduloy mo malinis. Pingi ako, pingi ako. Pingi ako, aduloy mo malinis. Diyan, di na. Tutubin. Di ba, nakulog yung corn beef pa eh. Nasayang yung pera. Sayang. Yung mga tinapay sa Starbucks. Sa alam mo, gawin natin, magpa-imbestiga tayo. Tawagan natin ng Soko. Ganyan kasi talaga yun si Tonyang ko. Kahit na meron naman na, ayaw niyang may nasasayang. Kailangan itong pagsabihan kasi sayang yung pera. Ito mong sasayang ng grasa. Naintindihan mo ba pa eh? Tindahan mo, sabi ng tinapay, di ba? Hindi lahat nakakapagtagaytay. Ito din si Ate Paye, halatang hindi nakikinig. Pag pinagsasabihan ni Mami, kumakain lang. Tangino po. Bakit? Ikaw na naman! Masasayang siya eh, na may tinapay na nahulog kasi. Hindi mo purgit eh. Akala kasi niya kapag hangin lang ang nakalaglag, hindi niya responsibilidad. Oo, oh, ay si Mama Marie. Ayoko nang may nasasayang eh. Dami kasing bit-bit yung jacket, yung ano. What's this? Sina man, Mama? Julian. Ay, putang ina mo! Tang ina mo! Oh my God! Ah, alis agad, alis agad, alis agad! Bakit kayo nagpatong dyan? Oh my God! Andito lang! Wipes pala, wipes! Dito dyan. Dati dito kayo nagpatong dyan, te! Ano nakalagay yun sa akin? Ay! Ayaw nga, nagkakalma na ako ng pagkain! Magpapakaros na lang. Papakaros na lang yun, papakaros lang yun. Wala na, oh. Nanulot si atin ng ano, inumin. Mas matindi pa nga yung nagawa kung saan-saan nilalagay yung inumin. Ano? Takot ka sa ate mo, Tony Fowler? Halata naman yung inis ni Tony. Pero hindi talaga niya minsan magawa magsalita pagdating sa akin. Medyo old school pa rin kasi siya. Kasi iniisip niya mas matanda pa rin ako sa kanya. Ay sana all! Etong si Paye, bastos eh, hindi marunong rumispeto sa ate. Maging ate ka na muna kasi, papi. Para irespeto ka. Ay, ayun na naman si only child, oh. Tsaka ka na mag-side comment kapag may kapatid ka na, ha? Happy birthday sa inyo. Thank you, anak. Mansa, ngayon, no? Mansari natin ngayon. Sino kaya mo sinadya ng ganito? Hindi, gusto ko lang talaga mo. Ati Mansari, jowa. Ati Mansari. Ay, Mansari. Mami. Ati Mansari. Ayoko sanang parang nagbabatayan tayo ng Ati Mansari. Alam mo, ginagawa na natin. Nag-aayos ng bra. Alam mo yung nag-a-adjust ka pa ng bra. Parang nga naman pagbilihan tumawag si Exclusive. Dito kami ng isa't nag-aayos. Hindi, ah. Tapos lamig-lamig ko, tigas na mo. Kaya siya nag-gray. Parang kita mo talaga yung bakat. Oh, nakagaling talaga, oh. Ano? Ang magdala na tayo dito lang as in sobrang. Funny. Tawang-tawa, oh. Tawang-tawa siya tayo. Tawang-tawa si Tyrone. Kaya si Sadness, oh. Diyan, si Mikayon sa iyo. Si anxiety ka daw, tsaka si ano. Si Mikayon. Paano mo na mukha ni Mikay? Paano mo? Paano mo kami? Yes! Ang ganda ni ate, oh. Parang galing Japan. Ano pa? Sa dilim, sumuha mahanap. Ah. Titingin ka lang sa paa mo. Sa paa mo?
Ang cute mo, Jowa. Parang kasi happy ah. Magano ka, magbalita ka ng pambagyo. Kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Tagaytay. Kung problema talaga po makita, zero visibility na talaga. At nahihirapan na rin po ako magsalita. Sobrang lamig na dito. Mag-ati pa po ako sa mga susunod. Oo nga. Kaalaman. Weather lang. Parang kunyari, ano? Nabagi tayo. Sige mo, balita ko. Binabagi ako ngayon dito. Tama ko yung partner ko. Buntis na ngayon. Ba't ko saya ka pa? Binabagi yun. Kapit akong diaper. Ito na pala yung partner mo. Sige, mabalita na kayo. Live na tayo ngayon dito sa Tagaytay. Kung saan puputok ang bagyo. Ate, hindi ano naman... Ano ba yun? Taal! Taal pala. Bagyo. Mali ka na nga sa bagyo. Mali ka pa sa vulkan. Ito naman yung dalawa, opak. Sa lahat ng inuulat mo na bagyo si Papi po, init na init. Pero ano ako, saglit na. Ito rin. Ay! Pura! Ate, anong hinahangin na mo, te? Te, kung gusto mong tumagos dito, na-address ka naman, daan mo lang sa taas. Hindi tatagos yan dyan. May stopper yung sunso ko. Sino stopper na sunso mo? Yung bra. Angin ako. Ini-stress di ba ni Paisito niyang ko? O, ganti tayong konti, gulatin natin. Sino ba namang hindi magugulat sa mukha ni Ate Mikay? Eh, hindi pantay yung kulay ng mukha sa leeg. Ano ka, brat? Oh, luod ka. Dolo. Wow! Oh, don't cry! Don't cry! Gusto mo kasama si Dodong, ha? Ayun, oh, wow, wow! Ang ganda, oh, oh. Hinahan mo. Kucha naman, oh. Dong, remote mo. Huwag mo ganunin. Maiinis ako sa'yo. Huwag mo nang inisin. Bye-bye, Dong. Huwag mo inisin! Cute na cute kasi si Exclusive kay Dodong. Kaya lumabas kami magkakasama. Ayun, alam mo yun, yung para kami nagpa-practice na. Hindi mo pa na-mix yan. Na-mix ko na. Hindi pa. The whole time, kahit napagod kami, sobrang enjoy naman. Kasi nakita ko kung paano siya kay Dodong. And hindi niya ako pinapabayaan. Ayaw niyo. Winnie lang. Winnie lang. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Eto na, nagpasama na ako kay Papa King para pumunta sa The Icon Clinic para maayos na ako tignan. Sinunod ko na ang buong Toro family. Kailangan mo yan! Swerte ka, Mikay! Huwag kang parang napipilitan kang dugyot ka. Tulad nga lang sabi ng best friend ko na si Oni na pa 9 years ko nang kasama, alagaan mo sarili mo to feel good about yourself. Teka sandali, di ba kayo 6 years pa lang magkasama? Wala lang, share ko lang. Minsan, ka-video call namin ni Mami Oni, si Kiani ko. Hindi makapag-antay si Kian. No, sika ko. Malungkot ako. Dumagdag pa yung palaisipan sa akin sa next episode. Please lang, Mami, please. Hindi, sasabihin namin kasi pag sa ano na lang. Kapag nakuha na yung paternity. Kasi yun lang yung hinto nun eh. Nag-usap lang sila. After nun, wala na kasunod eh. Diyos ko! Pinipilit niya kaming ikwento sa kanya yung next episode. Kaso, ang hirap. Kasi, hindi ko talaga pwedeng sabihin. Kasi dito sa Toro family, nakapirma kami ng NDA or non-disclosure agreement. So, bawal talagang sabihin. Ito yung isa sa masasabi kong makakasira talaga sa relasyon namin. We're going somewhere. And I want to link hands with my crush. I like to draw his foggy. Dahil birthday ko ngayon, niyaya ko yung ibang family namin. At ang Toro family na kumain sa favorite namin. Nakainan mula noon pa. Hi, Papa Ed! Come, kiss me! Can you hug me? Give me a hug!
Diba? Pati damit pinapansin ni Mami. Oh, pwede yung marami. Mas feeling niya, siya tayo mo nakita niya kasi isuloy siya sa harap to. Ito mo. So pretty! Ay, ang ganda, pretty! Ganda mo naman. Look at me, what a pretty smile. From Urban Smiles, Dental Clinic. Can I see the Urban Smiles, Dental Clinic smiles? Thank you. Show me that Urban Smiles. Parang gagod. Show me that Urban Dental Clinic smiles. Ayun pala yun dapat. Ayun pala dapat yun. Eh, nabulol siya kanina. Show me that Urban Dental Clinic. Si Vicente kahit saan talaga dalhin, mapang-asar. Sinasabayan pa ni Tony, bagay sila, combo. Hala, ang arte ni Ate Marie. Papa El, can you please repeat what you just said? Why? Pagkatapos ng dinner namin, nag-aayaan muna kaming uminom sa bahay. Kasama yung family friends namin. Uy! May pambonus! May iba akong mabibiktima! Relax. Hindi din ako nakapagsalita. Ganyan din ako. Siguro, ano, huwag kang gumawa ng mga desisyon muna. Kalmahan muna, no? Kalma lang. Kasi ano yun eh, di ba? Step by step yun. Biglayin mo eh, di. Hindi mo naman alam din mo ang mangyari pag... Ano naman masasabi mo? Kapag ikaw niya, kapatid mo si Papi, ano sasabihin mo sa kanya? Para makarinig ng salita ng kuya. Huwag sila. Siyempre, mga bad trip sila dyan, te. Hindi, yan sila. Kasi ako, hindi ako nag-ano. Sabi ko, I'm not gonna judge you. Yun yung sinabi ko kay Papi dahil ano ako eh. Hindi ako perfecto. Ang tao, hindi ko na ano. Sa akin naman, kasi kailangan naman si mga bata, sila happy, kailangan sa lahat. Kasi magiging ganun siya. Naintindihan ko sinasabi ng mga ati ko na baka postpartum yun. Okay lang, pero biglang nakabuo agad. Kasi hindi nakapag-tease eh. Para sa akin, hindi nakapag-tease. Sa akin nga, ang respeto ko sabi, mag-condom ka muna. Nag-condom ako, wala akong time na hindi kami nag-condom. Kasi yun yung na-ano ko. Sabi, hindi sa akin talaga yan, nakakondom ako eh, simula ng anak kay. Ilang buwan pa lang eh. Tapos nag-spotting kasi si Papi, kaya hala niya mensa na eh. Kasi ang dami, sa video kasi, pinatay niya yung picture ng kusano siya, tapos yung test niya, andun na, may bata na talaga. Nag-pulta sa nasa, bulis talaga siya. Ang gagawin, tatanggapin mo ba na yung pang-apat, pwede hindi sa'yo? Tutuloy niyo ba?
O kung maging sa'yo man, lamat ba yun ng ano? Yun yung mga inaan namin sa kanya. Madaling mo yun. Diba? Di mo yun. Kunyari, talagang anak mo talaga yan, ng pang-apat. Kaya, pwedeng ano, hindi mo alam, fail baka yung condo, baka alam. Kaya mo bang tanggapin yun na... Nagawa ni Papi? Na baka 50-50 na muntik na hindi yun? Kaya mo ba? Sino makakaalam nun. Hindi, ako sa sarili mo. Kasi hindi, sa akin na. Kasi ganyan sila nga mag-usap. Para sa akin. Silang kaibuan. Ano sila? Hindi, para sa akin. Kasi tulad, hindi nyo kasi nasubaybayin kami. Kahit nagloko na si Papi, papalik pa rin sa akin. Hindi ako nagloloko. Nagloloko ako, tumagal na, nag-drugs na ako. Pero nung nasa utak ko na, sige, okay lang. Pero, siya pa rin yung sumusuko na, ayaw na niya, alis na siya. Puro siya alis. Anong pipilit mo ba doon na, gusto niya umalis eh. Ang solusyon kasi ngayon ni Papi, para alam niya, alis na lang daw siya. Paano? Pasalamat ako sa ate ko nandito. Nandito pa rin siya, pero... Ayaw talaga ka na makita. Gusto mo ba agad, ano? Makita kita agad. Siyempre, ayaw muna. Pakalmahan ko, iisipin ko pa yun, oh. Ikaw na gumawa ng mali. Handaan mo, ikaw na. Iniisip ko pa rin sinasabi nyo. Baka postpartum, ganyan. Pero hindi. Naano lang din ako. So, wala maging masaya ngayon. Yun lang naman. Milya ka ba? Milya ka ba, Mike? Lumungkot lang. Gusto ko lang maging masaya ngayon, ganito lang tayo. Ano ako, inis yun, syempre. Di mo, alam yun, hindi mo alam shit. Kung saan mo lalagay yung inis mo na yan, no? Matay mo. Alam mo yun, sa labi mo na, sa labi mo na lang mabibig. Saan ko lalagay yung nararamdaman ko, parang. Sakit yun, syempre. Yung sobra. Hindi, hindi, isa lang anak niya, may tatlo na. Sa sobrang ganap na ganap ko, nalalasing na ako. Ganun, no? Pero ano, okay lang ba kayong makita sa video? Sabi yan, yeah. Na naka-reality. Hindi, nag-add, forgive ka lang ito. Forgive me. Oh, oh. Ano mga coaching sa si Harvey? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Advice. Na pwede mo ma-advise sa kanya at kay Papi. Nakakasak kasi ano, hindi ko na nakakasak. Ano talaga? Kaya kasi sa akin siguro, it's something that I would never understand because I never pa ako nakapasa sa ganyan sitwasyon eh. Pero siguro, what we need to understand is no one is a victim. At the end of the day, kailangan nyo maraman yung pinaka-root, bakit may ganyan. Hindi, para sa akin, Coach, yung experience sa akin ng mga una, nung time na kay Happy, na anak si Happy, ang sinasabi ng mga ate ko, hindi pa, postpartum lang yan. Maraming gusto yung gawin niya kasi pinibigilan muna ganito pa niya. Nagpapasok sa utak ko hanggang kay Dodong, kay Beba, hanggang sa ngayon, eh, lumabas eh, nakauwala eh. Yung pala gusto, managanap na ako, iba. So, yun lang kasi magulo yung utak ko. Like, yung minention ko yung root, actually hindi dun eh. Kailangan yun, malalim kasi yan bro eh. Like, maraming aspects yan. It can be the daily activities that you guys do together. Paano nyo tratuhin yung bawat isa? Sino yung mas mabigat na responsibility? Bilang lalaki, iba-ibang perception yan, iba-ibang... Mahirap eh. Actually... Ito si sinabi ko na kanina nung una pala. Ayoko magbigay ng... Hindi, ang hirap magbigay ng insights pag hindi mo... Naranasan. Hindi mo naranasan eh. At hindi mo rin alam kasi... Ano, di mo alam kung ano nararamdaman ni Papi. Di mo alam kung ano nararamdaman ni Harvey. Ang nakakairis lang kasi kung sino pa yung siya nagkakamali siya pa yung mahangas. Kaya nagahamon ng layas. Kaya hindi kasi ano na yun eh, ate. Defense mechanism na yun. Kasi siya naman talaga yung nagkamali ngayon. So... Kung ito lang yung sitwasyon niya, tatanggapin mo ba? Takas na. Real talk. Hindi, ako kasi sa personality ko, kilala ko sarili ko. Ako hindi. Ikaw, okay. Hindi. Oo, hindi din. Kasi yun nga eh, di ba? Hindi ko masisikmura sa akin. Pero kasi iba. Yes. Kailangan ko kayo. Kailangan niya. Oo, sa akin talaga. Bandit ni Papi na hindi ka tanggap-tanggap. Alam mo, hindi nyo naman kailangan sabi, hindi rin naman ako para mag-stay. Ako sa hindi ko. Ayoko na rin naman mag-stay. So, kahit ano bang, kahit isang daw, ano yung paano. Eh, paano yung tatlong bata? Hindi nyo naisip yun. Kaya nga dapat di na siya pinababae. Kinakabahan ako. Alam kong nahihiya lang talaga sila magsabi kay Harvey ng advice. Pero halatang halata, gusto na nila ako suntukin sa mukha. Nga yun, sabi ko kanina, mga kami-kami ng mga lalaki. Nadalim ko yung bata, tapos ano, sabihin niyo tumulad ako kay na nagdadamot ng bata. Inyo na. Ilang taon din naman ang pasan ko na, di ba? Oh, ikaw naman. So, iiwan mo yung mga bata? Kasi ano, magstay ako, tapos ano, bugbugan? Nagagalan niyo yung kaya alagaan. Yun lang yun. Kung alam niyo lang, nauubusan na talaga ako ng choices para i-trigger si Harvey. Gusto ko talaga sila sagarin at i-push sa limit nila para malaman ko talaga kung ano ba talaga sasabihin nila kay Harvey. Kaya ko naman tagapin kasi kung nga lang, kahit masakit sa akin, kilala nila ako eh. Balik-balik kasi. Habang buhay yan. Siya din gusto umalis. Siya din gusto umalis. Yun lang yun sa akin. Kasi ayoko maging broken kami.
Ilang yun sa akin. Kung ano yung reaction mo ngayon, Coach, ganyan ko nila. Mm. Kaming kanyang papakin, hindi kami mapag-advise. Sige, kung halos umiyak na to. Mayroon din kasi parang akala ni Papi siguro kumpi kasi side kami ni Harvey. Pero hindi. Yung sa part naman ni Papi kasi syempre buntis siya. Mm-hmm. May emotion na. Ano, hindi mo kami ganun kasama na ilang beses naman ang umiwi ng nakikipaglaplapat kung kani-kanino, tinatanggap naman namin. Ba yung ten eh, may nabuo. If ever. Yun nga. Yun nga. Kumbaga, ang point, hindi naman kami ganun kasama para buntis pa si Papi. Kaso nga lang, ang hindi maganda kay Papi ay gusto niyang umalis. Oo, no, sabi ko yun, hayaan nyo. Ang makita niya, kaso nga lang siguro mga bata eh. Saka hindi lang yung baby sa kanya. Kasi siya pupunta dun sa ano? Hanggang ngayon, ayaw nila magkanta. Hindi nga natin alam kung sino yung lalaki. Yung nga din isang problema eh. Ano nga daw, diba? RHU. Random walk up. Oo, RHU daw kasi. Nakasayawan lang daw. Diba? Hindi mo alam kung sino ang bowling mo. Aba, naman diba yung episode na yun? Oo, yung mali. Wala si Papi. Last month pa yun, diba? Last month. Dyan lang. Last lang, kinuntahan lang. Oo, yun. Hindi, unang-unang, siyempre, unang-unang sasabihin sa kanya, bakit nangyari? Ilan ba, amats ba? May amats siya, ba't nangyari yun? May amats yun, lasing siya nun. Oo. Yun ang saan isip ko na lang. Kasi, inayaan ko siya eh. Nung Himalaya nun, yung time na yun, yung bar. Bakit may pag-message sa mga tropa niya. Kasi dalawang taon. Kasi sa, may dayline yun kung ba't siya gaganyan eh. So, inayaan na nga siya, lumabas nang wala ako eh. May mga kasama siyang ano. Naging libre siya, pero... Ikaw, Coach Dave. Ay, ikaw, Mike. May mga sasabi ka ba? Ang sakit. Di mo rin. Wala ka kami siya. Paano... Walang words eh. Wala siya parang hindi mahirap mag-compose ng salita. Ang sakit. Ayun lang. Kumbaga, di ba? Oo, totoo. Ang tunog kasi sa akin, sa akin lang naman, hindi na talaga masaya si Papi. Hindi na masaya. No, kaya yun nga hinahanap ko eh. Yung reason, yung part na nagawa. In general na yun. Hindi lang yung gabi na yun eh. Diba, kaya sabi ko, kaya sabi ko. Sa actions niya, sa salita niya, para sa akin niya kay Harvey. Hindi, para sa akin noon kasi sinabi ng mga ate ko noon. 2 years ang buntis, hindi siya nakalabas. Nilabas ko niya, nilubos-lubos niya. Yun lang yun, para sa akin na. Kasi kung magkakasama kami dati, kung nasabay-bay niyo. Sige, gasay ito pa sarili mo, Harvey. Hindi. Ganun yung para sa akin, nilabas sa akin eh. Dalawang daw siyang buntis. So, pinalabas siya ng time na yon. Nilubos-lubos niya. Alam mo, Papi, ano yun mo? Magsalita ka din. Malay mo, ma-insight ka. Sabi mo na sa kanila, Papi. Sabi mo na, Papi. Sabi mo rin sa kanila yung sa tingin mo. Bakit, ano? Bakit mo nagawa yun? Ganun. Pwede, kasi hindi naman porket mga lalaki yan. Malay mo din, may iinis. Hindi kami alam. Kahit babae rin, may iinis dyan. Oh, kaya nga, Harvey. Pero alam mo, yung baka lang may ano sila. No, baka lang sa tingin. Ako mag-explain, alis na ako. So, ayaw ko na. Ayaw nang explain sa sarili ko. Mas okay na mag-start over na lang ang panibagong chapter nung ako lang okay. Kailangan i-please, wala akong kailangan. Ito naman yung thinking niya. Ganyan. Hindi, Papi. Bago ka umalis. Sige na. Oh, bago ko. Sige talaga. Kung mag-iwalag kayo, sa isang araw, mag-impakyan kayo. Sige ka ba? Baksakan mo si Harvey ng salita. Pertini! Kaya naman siya. Hindi. Sinamag mo sa'yo, diba? Kaya nga, darating din kayo doon. Pero sa tingin mo lang, bakit mo yung ginawa, bakit ano? Sabi mo sa kanila, baka may reason ka, alam mo yun. Sa prank kasi. Ano nyo? Makakabusin kayo. Nakagigitin! Ano nung dalawa? Yung tao, ano na? Pusin mo yung what the fuck? Sorry. Ang dashi this pile! Nasuka ako! Kaya yung masasabi sa'yo, di ba sa buwan? Parang nasusuka ako kanina pa. Kasi hindi daw niya kaya. Yung parang si Harv, parang... Si Chompa parang naiiyak. Pero parang may nagigits. Birthday niya, hindi niya masaya eh. Paano sa asaya eh? May dinadala nga. Gagano'n yung dapat ako eh. Sobrang! Ginawa niya sa
laging pwede kaya nagwala ako dun. Hindi, ganun talaga yung nangyari. Kasi ako bihira lang nila ma-prank nun, pero yung nangyari sa akin nun. Masakit, so. Ay, cancel mo na ang pagtakbo. Mahirap na pinapasawa nyo, magsasalita kami kaya. Ganyan dun yung isa. Parang alam mo, ito po. Hey Mike, happy birthday, yung galing. Galing mo, chong. Sige mo, happy birthday, ate. Ay, alam mo, hindi ako na rin yung reaction. Sige nyo, ah. Ayan, ah. Ayan o, nag-pity siya o. Pinakita niya kasi tubig. Sabi ko, ayan tubig. Na, error na yan. Hindi yan na, no. Pag ikaw ko sa pity, hindi ko alam kung kanyang positive, negative dyan. Pag dalawang guhit, positive. Kapag isa. Pag dalawang guhit, positive siya. Eh, nilagroup sa tubig eh. Nawawa ko. Pagkita mo! Ilam mo! Guys, ano ang sabi niyo? Pwede na kami mag-artist na lang. Iba yung mga anuwa sa akin dito. Sino po kasi yung PT? Galing, lagay. Galing, mag-i-quay kami. Tumawa, tumawa din ako. It's emotion eh. Halo-halo na eh. Hindi mo na alam kung paano makatakiin eh. Ang galing ng bilay. Pero first time nyo. Isang buwan ko nga yan. Talagang parang nangyari. Matagyan, isang buwan yung process. First time nyo. Parehas yun. Tapos ba yung after block di pa rin siya makagaya. Magpaalam, parang babama ko na muna talaga ako. Nasusuka talaga ako kanina. Dahil sa stress yun. Naano na ako. Kinaasin sa stress. Umunok kayo yung diba? Pero napranka. Namumula ka na lang. Napranka. Hindi na nila alam sasabihin nila. Lolo mo. Tapos parang pinipin. Parang, oh, bigay ka advice. Tapos pinigay na advice. Ano, paano, 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 pero siguro lahat ganun, pero lahat ganun kumagalba. Nakita mo, si Mikay tahimik, si Napaye tahimik, kami din lang. Kami sa tulang. Kaya tatlo. Ang biktima if ever. Sino talaga biktima? Kaya pa siya, ano na naman ang victim. Siguro, what we need to understand is no one is a victim. Sa story sabi, na narinig ko. Ano sabi mo, hindi talaga masaya si Papi, ha? Doon na, unti-unti na siyang bubugbogan ng nararamdaman eh. Hindi na masaya si Papi. Hindi na pala masaya si Papi. So, umalis-umalis ka? Hindi na pala yung bias ka na dito. Doon na, ganun din nasa utak ko. Papi, kaya ramdam mo yung galit nilang lahat sa'yo. Hindi ko lang kala ko, hindi ko kaya tumingin sa mata. Gano'ng sabi ko sa'yo, TJ, Lepedi, ano sabi mo kay Papi? Hindi ano eh. Gusto ko niya marami. Tangina mo ba? Tsaka hindi mo dinadirect sa kanya. Dito ako mamahal, masabok din ako. Mahal pa niya eh. Parang gano'n di ba? Baka may magpasabi ka kay Papi. Si Arby naman, huwag ganyan. Mahal ko pa rin yan. Kasi magiging okay pa rin sila. Magpapatay sila. Pero lahat din, ano, ikaw ba kaya mong tanggapin? Ako kailala ko yung sarili ko. Hindi. Ito. Hindi ko. Binawi ko nga, di ba? Naka-video, naka-audio. Naka-audio. Sabihin ko maganda. Okay talaga. Hindi, alam mo. Papanggin nila kahit ayaw nila. Alam mo, maganda rin kasi sa Totoro Family. Naka-reality show tayo. So, hindi nila alam kung prank o ano. Kasi lahat din kami may camera, di ba? Kaya din namin nadali si Harvey, si Lapaye, si Mikay, lahat. Bukod kami sa amin, Papi. Kasi nga, sana kami may camera. Kaya hindi nila alam kung, ba't magpaprank pa ba? Hindi naman tayo vlogger. Every kilos talaga naka-video na kami, di ba? Kaya kahit tinanong ko, okay lang ba kayo masama sa video? Happy birthday, ha? Happy birthday to you! Happy show! Hey, kailan yung dalawa? Sobrang close talaga namin ni Pai habang tumatagal. Oh, mante! Gandang-ganda ka na naman sa akin! Ang totoo
ako niyan, naaawa talaga ako kay Ate Mikay. Kasi nga, only child. Kaya binibigay ko na lang sa kanya yung feeling na may kapatid. Kawawa naman. Kasi tignan nyo ha, si Mama Marie may Mami Oni. Si Ate Papi may gorgeous na kapatid. At ako yun, si Chong Harvey may Papa King at Tito Vince pa. Tapos si Tyronia may Ika, magkahawig pa sila. Eh si Ate Mikay, wala. Naiiba pa kuti sa aming lahat. Sa aming lahat, maputi at glowing. Eh si Ate Mikay, yung balat, parang tempered glass na basag, tapos naka-privacy. Halatang ampon, di ba? Pero napaproud ako sa kanya kasi nakikita ko siya sa CCTV na nag-exercise para maging okay na siya. In fairness ha, kailangan ka pa talagang kausapin ng lahat para kumilos. I wonder, hanggang kailan kaya ma-expired tong pakitang tao ni Ate Mikay? Isa sa mga gift ko kay Exclusive, yung tattoo. Siyempre, dadalhin ko na siya sa The Best. Thank you, Solar Boy Tattoo Studio. And of course, sa mismong nagtattoo sa kanya na si Libra. Ang ganda, marami silang iba't ibang klaseng artist doon, depende sa preference mo. Gutom daw si Buntis ng madaling araw. At kain daw kami ulit sa masarap na tapsihan. Nagkikwento kasi nun si Tonyang ko. Tapos nagulat siya kasi narinig niya yung boses niya. Malas din mo lang. Ano nagkikwento ka? Kahit di mo ako akitin na nakabalaya mo. Nagkikwento ka, marinig mo yung sarili mo. Madalas naman mangyari sa amin yun, na kapag may pinupuntahan si Oni, pinatutugtog bigla yung kanta niya. Si Mikay, amaze na naman, di ba? Ang creepy. Pag uwi namin, binuksan namin yung pasalubong ni Wamos at ni Antoinette galing Japan. Grabe, nag-abala pa kayo sa buong pamilya. Thank you! Grabe, buraot ah! Ako na lahat ng telepono yung confiscate lahat. Ako na lahat ng telepono. Lahat ng telepono mo, Mikay. Kasi pag 1 o'clock. Hindi sa 1 o'clock. Kaya naman nila mag 1 o'clock, kaya napas yan nakaayos eh. Ang punto ko, ito yung sinabi ko ng birthday ni Kiana. Nung despedida ni Kiana. Di ba wala na tubig? Wala kayo plan B. Kundi sumagot ng driver, ba't di kami tawagan nyo? Wala tumawag sa inyo. So ngayon, malilig tayo. Ito yung pinapoint ko, wala kayo laging plan B. Hindi kayo nag-iisip, pinakaso niyo, porkit may nanay kayo, porkit may ganyan. Pag sinabi kong 1, alito na kayo ng 1. Alis na tayo. Nag-remind daw ako kanina umaga, di ba? Madaling araw, kumain tayo. Ano sabi ko? Buntis ako, huwag yun naman, paista din sa inyo, ha? Basta alito na kayo, huwag yun na napararo, pasundo na kayo. Tama ba ako, Mick? Tama ba ako pa yan? Sinabi ko yan kanina. Kumain tayo sa labas, kayo na bahala, magpasundo na lang kayo. Hindi na ako para mag-update sa inyo. Kasi buntis ako eh. Pero ang problema niyo ako, ini-stress niya ako eh. Stress ko din kayo, wala kayong telepono. Kasalanan talaga namin yun. Nagsabi na si Tonyang ko una pa lang, pero hindi na naman nasunod. Na pwede naman namin gawa ng paraan ni Paye. Alam niyo yung ilang cellphone na yung ibinigay sa inyo para makapag-communicate naman kayo. Eto na naman si Jowa. Stress na naman. Paye, ini-stress mo ako, buntis ako. Sinabihan kita, tinanggal lang ang cellphone, sisimangutan mo kami dito. Tapos ngayon sasabihin mo, nagulat ko kasi ako ganyan. Ikaw pa yung iiyak, dahil ako umiiyak. Kasi hindi ko na kayo niintindi na lalaki nyo na. May check up ako, ang dati ko unahin si Tyrone lang. Inaantay ko pa kayo, late kayo. Sisay, ba't ikaw sumasagot ang tawag nila? Ma'am, nasa baba po, yung cellphone ko naka-charge po. Oo. Oh. Hindi kayo ang hindi marunong mag-plan B. Hindi mo ko tawagan o kaya si Vince, hindi ko talaga sumasagot si Kuya CJ. Editor, ang dami-dami ba tao sa bahay? Ay ano, kasama ko pa din kayo kahit late kami ng anak ko na si Tyrone na mag-check up. Tapos magka-sad girl ka, gusto mo magsalta ng pangit si Vince, ikaw yung umiiyak. Kanina ka pa eh. Ako, sinunod ko yung gusto nila. Na oo nga naman, wag kong damdamin. Dahil kami na nga yung mali, na late na si Tonyang ko, sa check up nila ni Tyrone dahil sa amin ni Paye. Tinanggap ko na lang na wala na kaming cellphone. Tapos etong si Paye, nakasimangot lang. Sobrang pinaparamdam niya na malungkot siya. Dahil hindi siya makakapag-video call or update sa jowa niya. Paye, pa-victima yung sinasabi namin sa'yo. Manipulation yan, Paye. Mamanipulahin mo pa kami. So yun, bad vibes tayo ulit. Kasi ganyan ka ulit. Diba? Kung gusto mong tawain ka mag-anak, iparamdam mo na pamilya ka. Hindi yung ganyan kagago ka. Hindi ka naiyak kay Tyrone. Sorry, bebe ha. Delayed ka sa check-up mo. Dahil tanga kami ni Mikay, kado kami paasa, ilang taon na kami, hindi ka naiyak kay Tyrone? Kasi ko pa umiiyak dyan. Pa-victim ka pa, pa-victim ka pa. So pati laptop mo kunin ko, hindi ka maayos. Tangina. Ayun ako.
Nagbitaw kasi ako ng salita na ang hirap mangialam. Hanggang kay Tyronia at kay Ika lang ako. Bawal ko naman kasing pagsalitaan si Pai. Kasi lalaki ako. At hindi ako kamag-anak. Baka magalit pa sa akin si Papi. Eh, yun yung mga hirap sa ibang tao eh. Pag gumawa kayo ng kasalanan, putang ina, kayo yung malungkot. Tang ina, kayo na nga yung naka-perwisyo. Pag na-trigger nyo, nag-react kayo ng pangit na ugali sa inyo na salita, tang ina kayong iiyak. Ang galing nyo magbalik na doon sitwasyon. Sabihin nyo, hindi ako nasasalita kasi takot ako eh. Upek-pek mo takot. Ayun ako. Hanggang kailan mo yung gagamit yung style na yan pa eh. Tang ina, di ba ako pwede maging maselang? Alam mo yun, ang sesay natin kanina mong umaga, madaling araw, kumakain. Di ba pwede maging maselang ng ganun? Di ba pwede tumanggap ka lang ng consequence sa mga actions mo? Sad girl ka pa dyan? Tumanggap ka ng masakit na salita, kaya na pa ako na bad trip eh. Ang ina, hindi ko kailangan na sorry mo, kailangan ko action. May pag-usap ka, mag-ano ka. Di yung naglulungkot-lungkutan ka dun sa likod. Kung naman kasalanan na wala kayo ng 1 PM sa bahay. Nakabahan ako, ultrasound ko na. Ay, si ano po, si Paya, tsaka si Mika. Hello, Doc. O, di ba, yung advocacy mo ng PICOS, ang dami na lo-import ng PICOS ngayon. Ang dami, Doc. Si ano din, si Wally, si Mika. Mukha. Sorry, si Kaya. Meron, Doc, meron din si Mika. Halata, unang tingin pa lang, di ba? Abulbul din siya. Hindi. Last time, 83. Okay, 87. Grabe yung timbang ni Mami Oni, parang balyena na. Anong ginawa mo? Okay lang yan, malaki na yan eh. Dito, ang laki na kasi ng tiyan eh. Oh, ayan o. Pero walang ba yung nilaki? Sakto lang po, hindi super. Ay kasi yung gining natin dati, lampas-lampas eh. Lampas-lampas po ngayon, sakto lang po ngayon. Oo, sakto ngayon. So, hindi ka hihinto kumain na naman ng cake? Kumakain na naman ng cake, Doc? Hindi, kumain ako ng isa, tapos nag-check ako ng sugar. Okay, sugar. Normal lang. Very good. At least diet mo ito mga brother. Sige, tapos pag... Ilang ka? 76. Hindi ka mabuntis na, 76 ka. 76. Normal naman, Doc? Oo, normal lang. Hindi. Operating room. Ooh. 48. Okay. 48, sana all. 48 lang. Nabawasan pa yan, lumuha yan eh. 50 kilos yan kanina eh. Lumuha siya eh. May ganit? Kanina. Yun. Lumuha ka lang sa kanji. Kanji lang. Tinsin ko dyan, di ba? Ito, parang nalalaman. Sabagay. Special din ni Doc. Kilos yan yung Doc. Gusto mo ma-ano? Ma-feel ito. Paano daw? Ayan, ito yung back. Ayan. Kasi dati hindi masyadong, flat siya dito. Diba? Ito yung point. Medyo malampot. Oh my gosh. Ito yung head. Hindi pa siya. Naka-ano siya parang... Pag ano? Dito lagi si Simba. Dito lagi si Simba. Ito yung tigas. OB na po. Ganyan na. Pwede na sumagay. Paano nga, med school mo nga to? Hindi na daw, kahit hindi na mag-med school. Kaya mo lang gusto mag-UB kasi gusto makita ng pepe ng iba. What? Sanay na siya. Sumabay na rin ako sa check-up kasi may mali sa menstrual cycle ko. Pwede po ba siya mag-cardio po ng record para sa thyroid? Kasi po. Umikain ni? Okay. May allergy ka sa gamot, pagkain? Ano? Meron nga din siyang something kahit hindi na pandent. Uy, dun yung? Pakita mo lang. Papacheck din namin ng gulit kami ngayon. Buntis po yung gums niya. Buntis yung gums niya. Sige mo na ito. Nabuo yung bata sa gilagit. Talaga si ano? Buntis yung gums. Tsaka yung utong niya, may buhok din. Dunya? Ba't lang siya yung buhok? Tapos yung utong niya kasi do, parang iPhone 13, tatlo. Nakagano. iPhone 13, tatlo, hindi isa lang. Dami si Dino mamaya. Yung Pro Max. Tsaka dati siya may putong. Ulong mo to. Kailangan niya sabihin mo baka sa Pisos yun. Huwag diaper ka na. So, no mo, grabe yung diaper ko, diba? Hindi pa mo diaper, examinin ka lang nita. So, saan ko ba yung pepe niya po? Oo. 6 years na siyang walang keme. Ay, kawawa ka. Medyo. At least hindi mashi, tao yung ano. So, first na ano, maano sa kanya. Yung speculum ba? Todo po agad ipisting yawa mo. O kaya ano yung muna, kinitiin mo muna.
Grabe! After 6 years, ngayon lang may papasok sa akin. Hala! Hala po! Naku, 6 years na pala to! Yan po yung iya, no? Oo, saglit lang to, sister. Sorry, yung malalim. Very good. Oh. Okay. Sakit? Oo! Oh. Okay. Sobrang sakit, me. Sobrang. Hindi ko siya piloto. Okay, malalim, me. Isang finger lang to, me. Gusto mo tatayin, me, guys? Dadalawa ka na. Dadalawahin lang. Oh, sige, sige. Exhale. Ayan! Okay, good. Ayan. Sa kaya? Last po. Okay. Okay, day one. Okay, congrats. Divergenized ka ulit. Ngayon, ang worry lang natin is yung pikos mo. Dapat kasi every month nagkakaroon ka. Malaking bagay kung papayat ka. Tsaka diba doon ang pikos, grabe yung ginagawa niya sa mental health. Kailangan kasi, mens niya every month meron. Kasi may studies na less than 4 na PCOS patients, less than 4 na hindi nagbe-mens sa isang year. So, mataas yung chance nung malignancy. Ano ba yung malignancy? Maging maligno. Maging maligno ka daw. Cancer. Cancer. Oh my God. Divine ovarian. So, kailangan mo. Hindi naman nakaka-overbus. Especially uterine. Ako naman, nag-advise sa akin si Mami Oni na hindi ata normal yung ganito na kapag nagkakamens ako, para na akong mahihimatay sa sakit. Balita po yung ano mo, no, mens mo masakit. Ever since masakit ka mag-regla. Kailan pa? Simula po nung nag-start ako magkaroon. Ilan pa nagkaroon? 12. Anong iniinom mong gamot? Buscofan. Buscofan. May letrek pala sa akin. Ano gusto yung amount ng mens mo? Ano po, malakas po tayo na ilang oras, ilang punong puno? Inamoy mo ba? May isa smell yun eh. Yun lang yung concern mo, no? Hala! Yung brown ko naman na palaka! Sayang naman! Para sana kay Kiani ko to! Grabe ang asim agad! Mami, wala ba? Di ba inuhubad? Ba't ka kinakabahan, Pe? Ayan, mas sakit po ko naman! Hindi masakit po. Hindi masakit yan. Mas masakit pa yung 7 inches nyo ni Kiana. Mami! Diba, it's a fake. Fake yung labas pag mo pa mo black. Isa pa. Yung... Wala pa pa eh. Wala pa pa eh. Hindi ko pa pa. Dok, sagad mo yung ano. Gandito sa sito. Ano, gagantihan na kita? Yes, dok. Oh. Chine-check pa lang po, diba? Mm-mm. Ba't baka arti ka kala mo tinitira? Hindi na kumaan po. Wala naman sa labas. Very good. Ayun na, sige na. Hinga ka malalim. Malalim, ha? Ano? Tingnan mo na lang, very good. Gusto mo pa kulawin mo namin yung metal? Tapos bakit mabuk? Malinis. Very good si Kian. Very good si Kian. Malinis po. Wala na yung laruan sa loob. Pagkahinga mo pagkapasok, ano, relax mo na. Hinga ka. Ganun ka kasi. Sakit. Baha ka. Mami! Sige, okay. May matres din po ba siya? Meron naman. Meron. sorry ah, kailangan po ko pa-input mo. Kasi kung pelvic endometriosis na, usually, implant yan sa likod. Ala, Doc, papasakan mong sakit. Ala, Mami! Mami! This is your... Nagantihan na kita. Ayan na. Doc! Sige lang, dahan-dahan lang. Mami! Mami! Sige, sige, sige. Ah, Mami! Sige lang. Mami! Para ka lang tumatae. Para lang siya ang yukbe. Ay, wala. Hindi ko. Napuitan si Ma. Napuitan ko tuloy. Nire-reserve ko talaga to para sa girlfriend ko. Pero, ganun talaga. So, yung sa'yo, kasi, pwede kasi primary dysmenorrhea. Yung sabi ng primary dysmenorrhea, masakot lang siya, pero walang organic cause. So, yung susunod natin is secondary dysmenorrhea. So, dysmenorrhea na may cause. Yun yung differential diagnosis natin. So, paano natin mati-differentiate yun is through ultrasound naman. Ngayon, the reason na nag-insert ako ng finger doon sa kwet, it's because pag, kapag bumalik yung menses, kakalat yung parang implant. Ibig sabihin, nandun siya, naglulugar siya doon. So, yung kapa, parang retroverted din. Sa kwet po ito, no?
sa pipe doon pa lang sa IE. Tapos yung sa kapako sa puwet, yung endometriosis, kung smooth yun, baka wala. Pero di ba pag inultrasound po siya, tapos may lumabas mo na meron siyang endometriosis, ang mangyayari sa kanya, mahirapan po siya mag-baby, possible yes, po. Yes, chronic pelvic pain, yun. Pangalawa is infertility, mahirapan mo mag-pregnant. Well, kaya na pala. Una pala yung jowa, pwede mo mahirapan ka talaga mag-pipis. So, yung ultrasound din po siya sa point ko, no? Hindi. Sa vagina na siya. Kasi may ano na siya. Sayang. Mami! Si Paye kasi, ang complaint niya is, nagkakaroon siya ng dysmenorrhea ever since nung nagkaroon siya ng mens and malakas daw yung mens niya. So, we are thinking na pwedeng adenomyosis, which is makapal yung uterus niya compared sa normal, versus endometriosis, which is yung mens niya nag-retrograde menstruation, kaya siya nag-implant sa mga surroundings ng uterus niya. Yun yung mga causes kung bakit pag nag-mens siya o kaya naman nag-mens naman siya sobrang lakas. So, ang management natin dyan is ultrasound and then if confirmed by ultrasound, magpipills po kami. The problem with Mikay is she is having regular menstruation but there is one episode nung one month na nag-spotting siya. Lumalaki din siya despite exercise and nagkakaroon din siya ng mga pimples like ika. So, we are thinking naman ng polycystic ovary syndrome din and also may abnormality sa thyroid hormone niya. So still, we are checking through ultrasound and yung hormones niya. If it's confirmed, we will refer her to endocrinologist to normalize the thyroid hormones and then still pills din siya for the treatment of polycystic ovarian syndrome. As women, no, we have to check ourselves din. Hindi lang porket na hindi kayo nagkakaroon, okay lang yun, hayaan nyo lang. We have to check na rin kung regular ba yung menstruation natin, kung normal ba yung pain, like yung kay Paye at saka yung kay Mikay. So, mas maganda talaga to consult an obstetrician gynecologist just to check lang naman kung ano yung status ng women's health nyo. Sa dami naming nagpa-check up, nakatulog na si Vin sa gilid. Pero di ba, anong klaseng tatay yan? Kinakausap ko sila sa kotse. Sabi ko, naawa naman ako sa inyong mga babae. Kasi si Mikay may PCOS. Tapos si Paye may possibility na hindi siya magkaanak in the future. Si baby mommy naman, nahihirapan na naman magbuntis. Grabe, ang hirap talaga maging babae. Kinailangan na namin maglipat ng ospital para ma-check si Tonyang ko. Then, nakita na may contractions talaga siya. Papaubuhin kita, ha? Relax. Normal lang daw. Mas lalo na ako magkukulit. Normal discharge lang yun daw. Si Wayne nakaganyan. Hello, ito pala yun. Meron kang contractions. Every 16 to 18 minutes na mild to moderate. Dalawang moderate. So pag mild, as of as your tip of your nose, moderate itong dulo, strong yung skin. So nandito na siya. Ngayon, 16 to 18 minutes, hindi siya normal. So siguro, blessing in disguise yung questionable wanted. Although negative, kita mo naman yung contractions. Hindi ko siya yung sabi ng mga nganak na, pero yung na-anticipate natin. Saka hindi pwede ba normal yung sa isang minuto, tatlong iiyak? Hindi talaga. Hindi. Nag-contract na pala yun. Oo, nag-contract na yun. Buti na-catch natin. Okay? Habang siya lagi itong tinatanong kung may ano ko nararamdaman. Kasi nagpapanik ko kasi, pero kanina umaga talaga masakit talaga siya sobra. Well, nakatulog ako. Ito tama yung mga panik ko ng mga nakaraan, di ba? Dali na makita sa ospital, lagi ko sinasabi. Pero di ba yung ako nga lagi? May nakita na hindi normal sa ultrasound ni baby mommy, kaya nalugmok na naman kami. Hindi na pala siya normal, no? Kasi umiiyak ko talaga ako, di ba ko? Sa wiwi ko. Dino sa ano? This is the spine. Ito yung heart na yung movement na yun, that's the breathing of the baby na. So, okay din naman yung breathing, okay din yung movement ni baby. So, perfect score tayo. Okay yung NST natin yes, doon. Yes. Tapos, transvaginal na tayo. Yes. Insert ko lang, malamig lang ha. One, two.
Kinailangan na talagang ma-admit si Mami Oni kasi hindi na talaga maganda lagay ni Tyrone. 17 eh. Ala, mga jepepe doon init. Pababa. Pababa. Oo nga. Yung anak na walang anak. Ito nga, para kang nag-shot. Bakit din nag-shot dito na rin. Tapos na yun, dumaan eh. Dami pa. Dami pang shot to. Ang gandiya ko lasing. Yung nakita ko last time, akala ko 16 to 18, pero nung nireview ko yung tracing, 6 to 18. Every 6 to 8 minutes naman, tumodelit na more on modelit. So, kasi tigas ng gitna ng eyebrows mo, yung labela. And then, although close naman yung eye sa'yo, yung sa loob, kung saan naghihiwala yung amniotic fluid, yung ulo, pati yung cervix, Y-shape na siya. Ibig sabihin ng Y-shape, bumubukaan yung loob eh. Susunod yan, IV. Palabas na yan. Pwede na bumuka? Oo. Naka-Y-shape. So, anytime pwede lumabas? Oo. Kaya pwede siya lumabas. As in, wala cancer na. Pero ano pa rin tayo, Doc? Admit pa din. Admit talaga tayo. Nakatulog na ako. Si Jowa, ayun, hindi na naman natiis. Tinignan niya si Paye, tulog, at hindi na naman nagtanggal ng makeup. Diyos ko, hindi talaga kayang maiwasan ni Jowa na maapektuhan dahil feeling niya nasasayang yung effort niya. Si Paye ang naiwan sa ospital. Ako naman, kinabukasan, nag-asikaso agad ako ng mga lab test ko sa The Med Club dahil may mga hinahabol din ako ng mga araw. So, we'll focus on overthinking, yung attachment mo. We will explore that, yung sleep hygiene mo, and i-explore din natin yung mga nangyari kasi in the past. Nagpa-check na rin ako ng utak ko kasi, diba, alam nyo naman, may toyo ako. Ano po ang nakita niyo po tumubos? Kahapon po sobrang laki, pero feeling ko parang may image. Did you take any medications, antibiotics? Wala. Wala na po. Pina-check ko na rin yung bukol ko sa gums kasi may infection. Ayan! Napaka-nega mo kasing tao. Kaya kung ano-ano nangyayari sa'yo, ang dami mong sakit, Mikay! Buti na lang may The Med Club na mapapa-check upan. Buti na lang may Urban Smiles Dental Clinic ka. Tapos ungrateful ka pa din. Eto na nga, oh, kumikilos na. Here at the house, Daddy helped me to do my homework. I forgot this one. Turtle. I do it faster when we grow. I'm down so that can make me feel better when we grow. Wala po sila Mami at Tito Vin sa bahay, kaya si Chong Harvey na po muna ang sumundo po sa amin. Doon daw po muna kami mag-i-stay sa bahay ng Team Happy. Binabandi ko na rin po yung mga pinsan ko po kasi sobrang bilis nilang lumaki. Parang dati lang, sobrang liit pa ni Happy, na-miss ko din po sila. Tapos, nag-mango shake kami ni Happy kasi ang storya talaga nun is sobrang laki niya. Kaya, binigyan ko na din si Happy, nag-enjoy na kami. Hindi daw makaka-uwi si Tony, kaya kinuha na ni Mikay si birthday. Kasi malulungkot yun eh. Sam! Bumalag na! Ay, huwag tubo na mamamalag din. May tubig ka doon! Wala ko mo pa may tubig ka doon. Ay, love you, darling.
Nag 24/7 na yung pag-check kay baby mommy. Kahit pa paano, naging okay naman siya. Pero still, need pa rin namin na magstay or magpa-confine sa hospital. Kaya lumipat kami ng kwarto. Fresh na siya. Nakaligo na siya. Tapos nagdasal kami. Tapos may at maya, ang daming pumapasok para i-check at turukan ng gamot si Jowa. Naaawa na ako. Pero siya, laban lang. Nililibang na lang namin yung sarili namin. Nagtututok ako ng flashlight sa tiyan ni mommy. Kasi ang sinabi sa TikTok, nakita ko, magre-react yung baby pag nakikita yung liwanag. Tapos, napansin ko na may kamot na si baby mommy sa tiyan. Tunga, meron ka na? Ano? Stretch mark. May kamot ako? Saan? Ito, tingnan mo. Nagkakakamot na? Ayun o. Mapula? Hindi, maputi. Ito na, may kamot ako. Picture lang ko. No. Tingin? Oh my gosh, ito rin siya nga o. Nagkakakamot na ako sa tiyan. Sinasira mo ang katawan ko. It's okay. Joe, may kamot na ako. Okay lang yun, ha? Tingnan natin. Gumagalaw? Bakit mo naman gumagalaw eh. Sabo na lang, ha? Kinabukasan ulit ng umaga, another day, another check-up na naman kay baby mommy. Wala ako sa loob kasi bawal pumasok. Pero may nakita na moderate contraction ulit si Jowa. Pero wala po ba na may isa kahit pa paano sa third trimester? Pwede yung tawag ng mga Braxton-Hicks contraction, ganun. Pero at least naman ito, isa lang. Kala niya umakit ako. Kung nakita niyo lang yung ngiti ni mommy na nag-aantay lang ako sa labas. Ano nga? Ano? O pwede kasi yun pagkatapos daw mga anak. Ligit? Diretso ligit daw talaga yung ganun kasi may operang maliit daw na ganun. Sabi pwede. Pero undecided kasi daw ako eh. Kaya pwede huwag na daw muna. Kaso ang problema pagkapanganak mo, bilis ka kasi mabuntis eh. Malinis kasi ano. Oo. Mm-hmm. Ano sa tingin mo? Sabi ni mami, usap tayo sa sitwasyon natin. Ba ngayon pa lang, kailangan na namin i-consider ang pagpapaligate pagkapanganak ni baby Tyrone. Inisip ko po ano kasi pag sobrang yumaman tayo. Sobrang kasi naging billionaire tayo, sobrang yaman kasi gano'n ko nakakitain tayo. Paano pag gusto pa lang natin ng isa? Paano pa nag-decide tayo ng isa pa? Kaso tama din naman si MG. Ano? Sabi niya sa akin, ba't ba pa naging billionaire ka ba? Hindi ka na ba ma-stress? Ang dami nakaasa sa'yo. Kaso paano pag gusto mo pa ng isa? Ako? Oo. Ako alam ko sa sarili ko, nagugustuhin ko pa ng isa, pero... Gugustuhin naman talaga walagi ng isa. Pero ano, magbase na lang tayo sa na-experience natin ngayon. Sobrang sensitive mo magbuntis. Lagi kasi ako nakabase sa'yo eh, pero kung ngayon, kung decision, palaigit ka na. Okay na yun. Meron naman na tayong dalawa eh. Isang babae, isang lalaki. Goods na tayo dun. May nakakalungkot talaga wa, kasi... Ano siya eh, big decision. Kasi ano eh, pag once na may ligit ka, there's no turning back, di ba? Pero sa sitwasyon natin ngayon, wa, na hospital ka, every trimester, parang mayroong sitwasyon na hindi talaga na nahihiwalay sa atin eh, di ba? Kasi wa, ako iniisip ko na rin dito yung ikaw eh. Bibigyan mo nga akong anak, bibigyan mo ang kapatid si Tyrone niya. Ikaw naman yung bumabagsak, ikaw naman yung kawawa. Isipin mo sa pagbubuntis mo, sensitive. Pag nanganak ka, pwede may postpartum. Utak, katawan mo yung kawawa eh. Eh hindi naman kita minahal dahil lang sa bata. Minahal kita bilang ikaw, ikaw mismo. Ikaw yung partner ko eh. Basta nahihirapan naman na nakikita kang nahihirapan. Yun yung akin. Niligawa kita bilang ikaw, ikaw mismo. Hindi lang din dahil sa bata. Huwag mo kalimutan na meron din tayo. Na nandito rin ako, bilang partner na nakikita ka. Dahil na nahihirapan yung partner ko. Ang matindi, wala akong maging tulong. Hindi ko masalo yung pagbubuntis. Baka pwedeng ilipat sa akin yan. Kahit buong third trimester, ako na lang magdala, di ba? Wala eh. Naaawa ako na nagigilty siya. Pero siya yung pinili ko eh. Mahal ko yung pagiging malakas at pagiging mahina niya. Mahal ko yung buong pagkatao mo. Nakikita mo ba tong vlog ko na to? 3 years ago. Hanggang ngayon, yan pa din ang masasabi ko. Mahal kita, Tony Fowler. May isip ko, wala din ako magkaka-baby. Paano pa nag-break kami ni Vince? Nagka-baby siya sa iba. Ako na naman, nindidil ko na naman yung another explanation kay Tyrone, yung tatay mo, wala may sarili siyang pamilya. Parang ganun. First of all, hindi tayo maghihiwalay. Malabo na mangyari yun. Pangalawa, kung maghiwalay man tayo, sinasabi ko sa iyo paulit-ulit, di ko alam kung paano pa ako magmamahal ulit. Sa ngayon kasi, hindi ko nakikita, titingin pa ako ng
ay, okay to kaysa sa pagbubuntis ni Tony. Kasi ito yung tayo eh. Ito yung present. Sa totoo lang, hindi ko masabi. Nagra-rumble yung words sa utak ko. Pero sabi talaga ng puso ko, ikaw lang, Tony. Wala nang iba. Wala na akong mamahalin pa or hindi ko na kaya magmahal ng iba pa. Ayoko na. Hindi na kaya ng puso ko. Hindi naman ako mababuntis sa'yo. Ako hindi ko nakikita na ikaw yung forever ko po. Tsaka gusto ko yung puking ng tatwerk. Thank you, Jowa. I love you. I love you so much. Thank you po. Ganun, umiyak ha? Masama sa inyo. Dumalo kami kay Oni sa hospital. Hi, kapatid! Hello. 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 Kailan mo mo ngayon, tamo-tamo? Dahil gustong malaman ng Toro family ang explanation ni Mami, Dr. Ateng to the rescue. The reason I'm telling this to everyone is the importance of preterm labor. Now, parang blessing in disguise din kasi hindi niya alam na nagpi-preterm labor na pala siya. Sumasakit na pala yung tiyan niya, yung puso niya. Hindi niya, akala niya, galaw lang. Pero sa kanya sabi ako sa inyo, grabe sa atin ang tiyan ko. Grabe yung balak ako talaga. Mm-hmm. Kasi matiisin kasi ako eh. Diba? So, pag sinasabi ko na pala yun, nagko-contract na pala yes, ako. So, yung parang sakit ng puso niya, yun na yun. Which is, mayan lang namin alaman nung na-admit na siya. Tiningnan namin yung tracing every 6 to 8 minutes na mild to moderate. That is not good. Ang regular contractions, ibig sabihin, every 5 minutes meron, kahit every 10, basta't meron, may interval ka, regular na yun. Yung intensity would matter. Kapag true labor, para ka lang nasa noo. Eh, yung moderate pa, yun yung meron niya eh. More on moderate yung intensity niya na every 6 to 8. Yun, hindi yun maganda. So, pagka-ultrasound, okay naman yung baby. Okay yung water. Perfect score si Tyrone. Okay din ang weight. Pero hindi maganda yung cervix niya. Nasa Y-shape na siya. So, hindi na siya maganda. Dapat T. 31-32 weeks pa lang siya. Grabe, Doc Teng. Sobrang maraming salamat po sa pag-aalaga kay Mami at sa pag-aalaga sa buong Toro family. In a way na, grabe pinaliwanag mo pa talaga sa buong family yung sitwasyon ni Mami ngayon. Malaking bagay po yun. Salamat po talaga. Total, hindi na nila makakausap si baby mommy pag-uwi. Sabi niya, mag-iisang bagsak na ako. Si doctor na talaga nagsabi ng, explainan ko yung family mo. Kasi nakikita niya kung paano yung iba. Para sa inyo, wala lang. Sa akin talaga big effect. Kasi hindi ko rin matiis. Kasi ang tagal kong ganito eh. Kunyari, for example, si papi. Kasi ako din may sa relationship shit ako na ganyan. Tang ina mo, may shit din ako. At gayon lang ako. At mas deserve ko. Harvey, hindi mo na ako umayos. Anong title? Anong-ano? Ikaw naman papalit? Tangina mo. Pinibay ko na nga sa YouTube nila tayo na kayo na umasikaso. Muna akong tangin. Hindi mo ka talaga na madaling araw kanina kung ano pang title ng pukin ng inang vlog na yan. Kayo naman. Wala na. Out na ako. Hindi kayo iniwasiwasan mo ko. Ito yun. Hindi mo siya tumulong ka sa matanggal yung stress ko tapos ikaw ang stress. Ito yun. Hindi ko na magets kung paano ayosin yung mukha mo, yung mood mo. Baka kung mga nakakots gaganyanin mo ko, kailangan kong puputol kung hindi ka talaga magbabago. I have to save my baby first, myself first, from you. Dahil ikaw po, napagsabihan ka, 1 month lang, 2 months expired. Ate, yung buhay ni Erwin, hindi ako interesado. Yung buong buhay niya, huwag mo na ikwento ng paulit-ulit sa akin. Hindi ko matik. Siguro minsan inaantok, alam mo bakit? Minsan inaantok ako, hindi ko lang masabi. Sabi ko, minsan nakakalimutan niya, ano. Masaya ako para kay Ate Marie, pero hindi ko lang siya kayang i-handle ngayon. Ikaw na din bahala sa Toro Farm. Tapos isa pa, kunwari diba, nasa labor room. Wala, ang taas. Nagkocontract ka talaga. So, pasok si Pai sa CR, nakatapat. Kung saan ako nag-labor, ha? Tae siya, okay lang naman. Normal naman ang taong tatae. Pero nilayos niya na to, doon siniwala niya yung pinto ng bukas. Tapos nalanghap ko lahat. Napagano si doktor, oh. Kanina, nalito kami. Kamadaling araw. Ano yun? May kumotok. Pinadiretso dito. Buti for the first time nagpanty ako. Pinapasok na yung lalaki yun, makabuka ako ng todo. Kasi yung lalaking nurse yun, hindi ako komportable yun si Vincent sa CR. Kasi ang point kasi, si Ika nagsisend ng video ko sa editor galing CCTV, kita-kita yung buke ko. Pero ang point hindi ko ginagawa sa kanila, sobrang kapal. So yun siya, dinadrop ko lang siya sa inyo. Hindi kasi pwede ito i-drop ng sobra kila Ika at Tyrone niya sa explanation. Pero ganun siya. Oo, te. At syempre, si Vince, ang usapan namin, wah, hindi naman talaga din kita talaga iiwan kasi grabe siya talaga ng ano, nagsistart na talaga ako, kumutang yun. So after ko maayos to, ma-meeting kayo, papatulog na ako nung papatulog. Pero hopefully, sana daw, ano, lumabas ako tomorrow, pero pwede barikada mo na, lagyan ko doon ng ganun yung kwarto.
Since andun na ako, andito na rin yung mga resulta ng lab test ko. Inexplain na sa akin ni Doc Teng. Yung mga labs mo, no, okay lahat. Yung CBC mo, okay din siya. Yung fasting mo, so wala kang diabetes. And then yung liver enzymes mo, okay din siya. So safe tayo mag-pills kasi okay naman. Pero kasi ang nakakabahala is yung urinalysis mo, may nakatch siyang infection. Ang tawag doon ay trichomonas. Ang trichomonas kasi sexually transmitted siya. So baka may history ka dati na partner mo infected. Sa totoo lang, habang sinasabi sa akin ni Doc Teng yung kung ano yung sakit ko, natakot ako para sa pamilya. Kasi kaming pamilya ay hindi talaga kami maarte. May mga pagkakataon talaga na, pare, si Vince nakikinom sa akin ng tubig, si Ate Marie nakikigamit sa akin ng lipstick, kami ni Papi naglaplapan kami sa MPL, tapos yung mga bata umahalik sa akin. Mas nauna talaga yung takot. May tanong po ako, possible po ba na it's been years po since... Yes. Years niya na po especially yan. If it's not treated. Kasi po, ilang years na po siyang walang sexual contact. Ngayon, severe na siya. Kaya niya nakakatch sa urinalysis na dating normal. So, Dok, pwedeng. Possible. If ever po na nasinuot ni Paye yung panty niya, magkaka-STD po ba si Paye? Theoretically, hindi siya makakahawa, no? Pero kasi come to think of it, contact pa rin siya, di ba? Physical contact. It is possible. Lalo na kunyari, hindi niya hinugasan. Ano naman, Dok? Sa laway, hindi naman yan, no? Pwede siya maging ano? Pwede siya maging carrier. Carrier. Mm-mm. Kapag kalaway. Oo, pwede. Sa straw niya nakiinom kami. Ganun. Ay, hindi. Kapag dilaplap po siya. Usually kasi, ang trichomonas, hindi naman siya katulad ng herpes na parang, kanyari nag-oral sex, may dala siyang herpes. Ang trichomonas kasi talaga is physical contact. Okay. Like sex, Dok? Like sex talaga. Okay. Pero kaya ng antibiotic yun, Dok? Kaya yun, treatable. Hindi ka naman pamamatay dyan eh. Hindi naman sa AIDS. Kaso lang yun eh. Hindi ka lang makagalaw, STD lang. Hindi naman. Hindi ka lang. Hindi ka makagalaw, STD ka lang. Pero kasi, STD super taas. Ang STD kasi, di ba, in general, ang daming STDs, no? STD super taas. Minsan magkapatid kasi yan eh. Parang, kunwari, meron kang trichomonas, meron ka din HIV, yung mga ganun. Laging may plus one yan eh. Pero hindi natin masasabi, as of now kasi you're okay. Hindi naman sinabi ni Doc kung ano yung STD. Sabi mo na lang super taas ng dede. Dito pinapagalanan din namin. Pero nalungkot kami para kay Mikael. Oo, pero Mikael, huwag kang mag-worry kasi ano lang yan. Mabilis lang yan i-treat. Pero nung sinabi sa akin na hindi naman nakakahawa, mas kumalma ako. Pero nandun yung lungkot. Siyempre, 6 na taon na akong walang sex. Yung sakit sa dibdib ko na all this time, wala akong alam na meron pala akong ganong sakit. Yung takot din na baka lumala siya, tapos hindi na magamot. Yun yung mga naramdaman ko, yun yung mga pumasok sa utak ko na sobrang gulo. Na natutulala na lang ako. Pero syempre, kailangan kong lumabas. Ayoko ipakita sa kanila yung totoong nararamdaman ko kasi hindi na ako para dumagdag sa nararamdaman nito niyang ko. Lah, kunwari pa siya oh. Sa loob-loob niyan, gusto na niyan magpa-admit. Sigurado ako nagtatatalon na sa tuwayang utak niya. Dahil may dahilan na naman siya para mapalapit sa tunyang niya. Buti nga nakita eh. Kasi kung hindi mo nakita, aakyat yan. Pupunta siya sa uterus, sa fallopian tube, masisira yung ano. Hindi mas mahirap gamutin to. Oo. PID. It's possible. It's possible. Sigurado akong nakuha ko tong STD dahil dati ako nagtatrabaho sa bar or in short, pukpok ako before. Siyempre, dahil sa iba't iba sigurong lalaki na nakagalaw sa akin, hindi ko na alam kung sino o kung kanino ko nahawa. Pero dun ko siya nakuha. Kasi talagang, minsan kahit hindi mo gusto yung trabaho mo, parang yun na lang yung way mo para makasurvive. So gagawin mo talaga eh. Kasi bata pa ako nun, wala pa akong masyadong alam. Di pa rin ako matatanggap sa trabaho. Yun lang yung paraan na alam ko. Siyempre, masakit. Ang dami kong pinagdaanan habang nagtatrabaho ko bilang pokpok, diba? Nalaglagan ka ng anak, kung ano-anong amoy ng customer, kung sino-sinong lalaki. Siyempre, mahirap yun, masakit yun. Ito siguro yung isa sa mga consequence ng mga desisyon ko sa buhay. Alam niyo yung pakiramdam na minsan parang nakalimot ka na. Pero ang panahon mismo ang magbabalik sa'yo. Siyempre, ayoko ipakita sa family na mahina ako. Pero gusto lang, mabigat siya sa akin. Kasi 6 years na hindi siya na-treat. 6 years na wala akong alam. Masakit. Pero ang importante naman, treatable siya. Hindi ako nakakahawa. Yung naging ano niya sa akin, dating talaga iba. Sinatakot ako eh. Pero ayun, magagamot naman siya. So, magiging okay ako.
Gets ko naman si Vicente, pinapagaan niya kasi yung sitwasyon. Kaya nakikipag-asaran yan sa akin palagi. Yung ating bayong-bayong, nakakita ka naman ng babae. Sipin mo to ka. Sipin mo to. Siya ang nagpupunta sa bahay ng lalaki. Siya ang nagpupunta sa trabaho ng lalaki. Siya ang nagpupunta sa lalaki. Siya ang lahat. Lahat. Pinaliwanag na sa akin ni Erwin yan. Sinabi niya na bawal. Kaya hindi niya ako pinupost. Aawa na kami sa ate ko kasi pag nakakita siya ng pinto, nagkakaskas na siya doon. Hindi totoo to. Nakita sa live ni Antoinette at saka ni Wamos na nasa ospital si Tony. Eh malapit lang sila, kaya dumalaw na sila. Ay, sabi niya, nandito eh. Hindi ko dinala yung bag eh. May pag-ausar niya eh. Hello, isa ka din ang anak di ba? Walang niya, ang kasawa mo nag-photo ng video. Mami! Eh, ubi ko si Dokte. Totoo ba yun, Doctor? Diba, mas Doctor, okay totoo yun kapag... Mas okay ng mga anak doon 7 months kaysa sa 8 months. Hindi naman. Ay, hindi ba yun? Wala talagang safe. May ginig tayo dito, obito eh. Full term pa rin talaga. Wala, sobrang bayat ko, diba? Kasi nga, Mapapipilay naman. Alam mo naman, parang yun talaga yung ani. 7 months na kailangan. Kasi nagulat ako sa live ni Boy, parang yung room. Yung room. Sabi sa'yo eh. Alam niyo, ano to, sabi ko dito rin siguro si Tonet. Sobrang nag-aalala po kami ni Ate Ika. Kaya dumiretso po talaga kami agad sa hospital. Ang galing. Hello. Hello, anak ko. Hi, come here. Ilan po si Ika? Ang may pili ah. Tek na lumabas yung kapatid mo. Sa sino ba ako? Ay, may gawa dito. Sa kanila, si Wagos muna ang magpaasikaso daw sa inyo. Nagpresenta sila. Siya muna magiging tatay. Siya muna magpapalag. Pwede! Siya din muna mag-abide ng tuition. 200k yun. 200k yung tuition natin, bayaran mo na. Kaya mo na yan! Maging tatay ka! Diyan eh, pag na, nawalan na siya, parto lang ako. Pero bawal na muna ako magpag-usap sa inyo lahat. Kaya alam ko naiintindihan niyo naman yan. Kasi alam mo naman si Ate Ika, may ginagawa din yan, di ba? Ika patimpla. Ano po, Mami? Kape. Tangina ka. Kahit alam mo naman nga, Ma'am, yun. Mami, ilan tinapay? Mga 48 lang. Pag 49, madami yung tinapay na yun. Kahit alam niyo, dalawa lang. Ika, punta ka dito. Patayin mo yung ilaw. Okay po, lumabas din pala yung ilaw. Wala lang. May mga ganyan kayo, di ba? May mga sapak. Oo. Iwas lang muna ako. Kami na Tyrone muna, ha? Si Mama Marie, ayan o, te. Mama. Di ba kayo ni Tyrone niya? Ayan, ayan mo na mama mo. Mami, titili lang yan sa amin. Ano? Hindi. The mother mode is on. Alam mo naman, Tyrone niya, pag ako ang mama, may kilos. Hindi nakaasa. I-check ko lahat. Para nasa mo, magugas ng plato. Ang bata kami, lumaki ako, diba? Magugas kami ng plato. Princess ako, susuklayan niyo ako hanggang sa makatulog ako. Oh, wait, walang assignment na gagawin. Kung unutin niyo lahat ng bulbul ko, alam niyo naman yan. Wala nang bayad-bayad yun na kada isang balahibo ng ano ko, piso. Wala nang gano'n. For the love na kayo, for the love. For the love. Eh, assignment, pag tinanong kayo at hindi niyo nasagot, bato ang libro sa ulo. Ganun lang yun eh. Ibigaw ko kayo ng 5 minutes, mag-memorize. Libro sa ulo. O kaya nakapatong, matagal niyo mo. Hindi anak, kidding aside. Ano libro sa ulo mo? Mas lalong nabubo na lang tinakaroon na yung... Tayo na yung bukol dito, kontrato. Hindi, nagbibiro lang ako nun. Alam mo naman, Tyrone, may hangin akong hawa kapag hindi nasasagot. Oh, the mother is on. And the children is off. Bago po kami umuwi, nag-non-stress test muna si Mami. Wala naman. Wala po ha. Wala po ha. Kalma lang, kalma lang. Ayun pala, yung pinditin mo yung kada galaw. Tinarangan mo yung dalawaga, di ko pala.
gumaan po pakiramdam ko. Kanina ko pa po kasi talaga gusto umiyak kasi baka mapano po yung kapatid ko. At si Mami, naawa po talaga ako sa kanila. Nakabait ka dun, ha? Ang dami mo, Mama Marie is on. Sino ka? Umiyak ka na naman? Bakit? Umiyak ka pa? Yayakap-yakap yan ako kasi alam niya magiging dilubyo na yung buhay. Umiyak ba't umiyak? Si Tyrone, may mismo siya sa chat ko. Oo, oh, pag mga nganak ko si Mami, tsaka mo na siya makikita. Okay lang, tinapay. Magpakabait lang kayo dun, ha? Tapay niya. Parpahit. Kasi masyadong madami 49. Ba't ina-first day mo naman ako? First day pa ngayon. Next year na tayo magkikita rin lang. May update na lang. Ma'am, update kay Mami. Chat lang ako. Ako lang. Buhatin nyo na ako ngayon pa lang. Bakit? Princess ako. Mamamaritin ka natin kaya. Bye-bye, Mami. Pagaling po kayo ng kapatid ko. Sobrang mamimiss ko po kayo. Buti nandito ako, ha? Tandaan, the mother is on. Andyan daw yung super supporter ni Mami. Kakatapos lang i-CS. At alam nyo ba, na kada Sabado, eh bawal daw istorbuhin tong tao na to. Dahil umiikot ang mundo niya sa Toro Family kada alas 12. Kaya sabi ni Baby Mami, Dok, pakita mo ako para happy siya. Baby na siya. Oh my God. Ay, umiiyak na. Ay, ayaw mo ba? Ay, ako sa baby. Hala, di ko confirm daw akong bawal, di ba? Bakit? Mayroon sa kanya sa baby. Ayaw, ayaw, baby. May iyak din po ako sa ako. May lupo ako sa pulo. Iyak na. Congrats sa'yo. Salamat po. Good luck din sa inyo. Sa ayaw, ayaw, baby mo. Gusto ko siya maawit. Hindi ko lang. Hindi lang. Ako lang amuyin. Ay, gusto niya amuyin. Pag yung mga baby. Eh, diba? Pwede ko mamakan yung baby mo. Hello? Ano? 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 Sobrang dream na dream niya to. Oh my God! Diyos ko! Ano? 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 Pepe ka po. Ay, galing. Ako na hawa. Kinikilabutan ako. Dream na dream. Na-excite akong baby na. Hindi nyo makasalubong ka. Andito. Opo. Dahil ganda po nanonood ng reality show namin. Opo. Yan, nagpa-confine talaga ako tayo para makabutan. Pero, sana hindi ko ako ma-stress. Sana hindi ko na ma-stress. Kaya mo eh. Si Mickey kasi. Oo. Stress ka. Mas mo lang kayo pa eh. Oo, sobra ka naman. Happy naman to. Pero, Ay, ako so grabe ka. 37 lang. Sa'yo na yan, kahit hirap kami ilabas. Ano, ano? 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 Last na. Tapos si Ang, pag si Esa na tatlo lang. Tatlo po. Sa kanya. Opo. Mm-hmm. Naamoy ko siya. Naisit akong bigla. Makakaiyak na lang ito ng bagong baby. Ang saya niya. Parang kanina lang nasa chan mo pa. Pa rin ako eh. Okay lang yung pili ka si Esa. Hindi ka naman parang naan. Wala siya nanginginig. Wala naman. Nanginig siya sa'yo. Oo. Nalamig lang yung kamay ko dahil pumakita kayo. Ay, nakikilaw ka ba? Dumidilat agad, oh. Kakaiba na siya. Ay, oh, sorry. Pwede nang i-enroll sa kinder yan. Enroll mo. Ay, parang gutom na to, oh. Ay, sige, dali na. Sorry na. Si Mami ka na ulit.
Bye-bye, nasusulit na kita. Opo, thank you. Para namang birthday ko. Parang hindi birthday ni baby. Sabay natin si Miss. Oo. Oh, ano masabing dito ka sa wawawi? Hindi natin ginikalabutan. Parang talaga ako. Hindi ko Okay. Inabot mismo sa nanay na bagong CS. Diyos ko po. Thank you po. Congrats po sa inyo, te. Thank you. Congrats. Marikonti na lang ako dito. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, ate. Pagaling ka. Huwag ka nang umiyak. Akala ng mga tao sa ganun, napapasaya kayo ni Tony. Pero kita nyo, siya yung mas happy. Grabe, hindi niya natiis. Amoy-amoyan yung baby. Kami po talaga yung napapasaya nyo kapag namimit namin kayo. Alata naman kay baby mami. Grabe, salamat po sa suporta nyo lahat. Siyempre, pagka-uwi namin ni baby mami, asikaso ng gamit, gamot, at marami pang iba. Pero, naglagay na ako ng sign sa pinto ng kwarto namin na off-limits, bawal pumasok kahit sino. Kasi, lahat ng Toro family, napansin namin na sa una lang mag-a-adjust. After a week, ayan na naman. Hindi ako nagmamalinis. Kahit ako, nakakagawa ko na ikakastress ng partner ko. Kaya doble ingat din ako ngayon sa bawat kilos ko. Pero, reminder lang talaga na bawal na talaga pumasok, bawal nilang kausapin si Tony. Ako na po ang hihingi ng pasensya sa inyo. Starting today, wala na po muna si Baby Mami sa sarili niyang YouTube channel. Dahil siya po ay kailangan munang magpahinga. Mahal na kayo guys. Kayong mga manonood. Pero hindi na din kasi talaga kaya ng katawan niya. Mula naman noon, kahit ang laki ng tiyan niya, ang sipag niyang asikasuhin yung files para sa inyo. Tambay sa opisina kasi ayaw niya kayong madisappoint. Mula umaga hanggang sa maggabi, inaasikaso niya yung timeline na kada Sabado, reality show. Eh, kahit nasa ospital eh. Kahit ang critical na ng lagay nila ni baby. Sa mga susunod na episodes, hindi na yan hawak ni mami. Kundi ng mga Toro family lang. Wala na siyang i-check or i-review. Toro family lang ang gagawa nun. Kailangan na muna talaga niyang mag-exit. At susunod na makikita niyo siya na nag-i-interview, ay wini-welcome na namin si baby Tyrone sa mundong ito. And of course, Toro family, thank you for being here. And syempre sa'yo, maraming naman. My house, may rules ako dito. Lahat ng kikilusan ninyo dito, liligpitan ninyo. Wala kayong utusan dito. Grabe na si bossing. Bossing ko yun. Bossing ko yun eh. Kaya ko lang may password po sa mga pinipipis lang. Kailangan ko ito dyan. So, ayun mga besi ko, isang mabilisan lang muna, no? Kasi para habang nag-uusap tayo ng ganito, gusto ko may silbi ako sa buhay nyo. Calling all the gamer, phone gamers lang naman sa bahay. Meron kasi nakita ko na nilalaro si Jowa na kinaka-addict niya ngayon. So, tinry ko. Actually, account din niya yung gamit ko. Eh, mag-jowa naman kami. So, account niya, account ko. Account namin dalawa. Oh my gosh, lovers! Eto na nga mga besi ko, ang Diamond Game! Again, nahawaan ako ni Jowa din sa Diamond Game. Binibidyo niya to, so eto na ako din mga besi ko. Tutulungan ko na lang kayo kasi kaya ako nagustuhan tong laro na to dahil naglalaro ka lang, kumikita ka pa ng pera. Yes, mga besi ko, legit, totoo po na naglalaro ka lang ay kikita ka ng pera. O, diba? May sense ako sa buhay niyo. Hindi yung laro ka ng laro, panalo ka lang. Eto, may pera. Eto muna mga besi ko, syempre para laruin mo yan, kailangan mo muna mag-download. Pak! Download.
Pero paano ba mag-download? Siyempre, una mga besi ko, click nyo lang po ang link na nasa description ko below at nasa pin comment ko yan dito sa YouTube channel ko, sa video na to. Pagka-click mo ng link, siyempre, download mo na yan. Yan, downloading. Yan. After download, register naman. Yan, register ka lang mga besi ko. Siyempre, type mo yung number mo, gumawa ka ng password, at may mag-send sa'yo ng OTP. For safety yan, siyempre. At boom, registered ka na. Napakadali yan, di ba mga besi ko? Yan, para lang alam po ninyo na meron silang libreng 100 pesos agad-agad kapag nilagay mo ang lucky code. Yes, again, type mo lang yung lucky code mga besi ko. Nandyan ka agad yan, 100 pesos agad-agad yun para meron ka agad pulang pang laro. Pwede madoble. Basta galingan mo para huwag ka matatalo. Pero usually, mas marami talaga yung panalo kaysa sa talo. Kasi talaga ma-enjoy mo siya mga besi ko. Kasi ang dami-dami talagang games ito sa Diamond Game. Ayan mga besi ko, nakikita nyo, ang dami pong choices ng mga laro para hindi ka maumay na isa lang ganyan. Ang dami po. So, ibig sabihin nun, maraming chances of winning kung saan ka magaling. Pili na! So, ano pa yun natin yung mga besi ko? Again, naglalaro ka lang, nagkakapera ka pa. Diamond Game! Register na!